Ito po mga kababayan, extended na hanggang sa weekend ang pagbibigay ng mainit na balita ng inyong pambansang TV. Tama ka dyan, Audrey, dahil kahit Sabado at Linggo, hindi kayo mahuhuli sa makabuluhang mga impormasyon dahil simula bukas ay e-ere na ang Sentro Balita Weekend kasama ang ilan sa mga araw-araw na naghahatid sa atin ng mga balita. Ayun nga, sa katunayan nga, Naomi, nandito sila ngayon sa studio at dumiretso pa nga dito mula sa kanilang live report kanina. Magandang hapon sa inyo, Claisel Pardilla at Alan Francisco. Magandang hapon, Audrey. Magandang hapon, Naomi. Okay, gusto lang natin malaman, sino-sino pa ba ang inyong mga makakasama sa weekend balitaan? Audrey, lima kami rito, no? We have Mr. Kenneth Paciente, who covers the office of the Vice President and the Palace. We have Ms. Mela Lesmoras, who covers the Congress. We have Ms. Luisa Arispe, who covers the Justice Department, COMELEC, among others. And also my partner today, si Ms. Claisel Pardilla, who covers the agriculture and environment-related stories. And of course, yours truly, Alan Francisco po, who covers the Malacanang Beat. So in short, Audrey, no, at sa ating mga kababayan dyan, limang mga field reporters na tuwing weekdays ay nasa field. Yung mga unang nakakasaksi ng mga maaksyon at sentrong mga balita tuwing weekdays, itutuloy po namin yan hanggang weekend. Okay, Claisel, ano ang mga dapat abangan? Yung malaman tuwing weekend. Yes, tutukan niyo po yung mga pinakabagong impormasyon at maiinit na balita na kailangan malaman ng publiko. E-ere po lahat ng iyan sa Sentro Balita Weekend. Hindi lamang sa Sentro Balita Weekend na dapat ninyo ang abangan dahil e-ere din po bukas ang Health at Home ng alas 7 ng umaga. At hindi pa tayo natatapos yan dahil pagdating naman po ng Mayo, may handog pa kaming mga bagong programa.